Ako, nangit-ngit na yung aking preno. At parang may daga na umiik-ik-ik-ik pag tumatakbo ko, lalo na kung mabagal. Then, pag pumipreno ako, is okay naman, may kagat pa naman yung aking preno at hindi naman siya lusot. Ang problema, tumudulas lang siya. So, technically, wala akong preno. So, pag ganyan ang ating problema at naranasan sa ating preno sa unahan, is kailangan natin itong chicken. Kasi yun ang sinyalis na may hindi na tama or may problema na yung ating brake pad. So sa pag-check naman ng brake pad, napakasimple lang. Isa, kumuha lang kayo ng flashlight or itapat nyo lang sa liwanag ng araw para makita nyo yung pad nyo. So dalawa siya na parang nakaakap dito sa inyong disc na inya, na pisngi. So tingnan nyo kung makapal pa. So kung makapal pa, baka kailangan lang siya ng linis. Then o kaya naman pag manipis na, so kailangan nyo na siyang magpalit. So sa pagpapalit, ganito lang yung procedure natin. Napakadali lang. Dito sa aking motor, ang una mo nang luluwagan is ito. Ito yung pinaka pinyo. So ito ang sa akin, ang sukat ay 8. So gagamit muna ako ng fix na nalalabe. So para hindi masira yung aking ratchet. Luluwagan lang muna natin. Yung iba naman kasi nakapin lang to. Nakapin lang both side and sa kapi sa likod. So kanila di hugot lang. To sa akin kasi is meron siyang screw o may thread. So luwagan lang natin. So yan, pag naluwagan na, then ang susunod na gawin, pag naluwagan na niyo na to, is ito na siyempre yung pinaka sa holder niya. So ang sukat na sa akin is 12. So gagamit muna ako ng fix na ano, alyabe, para hindi masira ulit yung aking ratchet. Then, saka ko siya luluwagan. Baganon. So, pag maluwag na siya, bolts maluwag, saka na ako dyan gagamit ng ratchet. So, ayan. Dali lang. So, para mabilis yung aking trabaho. So, luluwagan muna natin siya lahat. So, pag maluwag na, so ito rin. So dito, pag maluwag na, pwede nyo na siyang kamayin. So nakakamay na natin siya. So ayan. Then ito. Gamit kayo ng ratchet dito para maluwag na. So inyo lang na ano, na hanggang sa makita nyo na wag lang mahuhugot siya. Saka nyo siya na mahugot tong inyong preno. Yan. Ilapit ko lang ng kanti yung camera. So ito yung brake pad nyo. So yung sinasabi kong dalawang pad. So sa pagtatanggal nyan, ito lang nag-hold dyan. Tsaka ito. So ito wala namang problema. Ito lang talaga yung kailangan nyong luwagan. So luluwagan nyo lang. So iba nga, sabi ko nakapin lang. So madali siyang tanggalin. Ito naman sa akin is hindi. Naka-bolt siya. So hugutin mo lang siyang ganun. Para ano, para mahugot yun siya. So syempre itong pin itabi nyo lang for cleaning. Then ito na yung inyong brake pad. Ayan, napakadumi. So baka lumalangit-ngit. So aking makapal pa oh. So kung magpapalit kayo, very good, madali lang. Hamili lang kayo ng, dali nyo lang sa tindahan to at makakabili na kayo ng bago. So ito pa isa. So ang gagawin natin is lilinisin lang natin ito sa pamamagitan ng basahan or brush. Ito naman ang gagamitin ko, ang sabon na may, ayun nga, iskubahin ko pa ito para malinis na malinis. Tara, linisin ko muna. So ayan, malinis na yung ating brake pad. Then ilinis na rin natin tong ating brake. Then ang susunod nyo gagawin is di na nyo tong pinaka piston nya. Kailangan nyo maibaon to para madali kayong maikabit. Then saka nyo na ikabit itong brake pad nyo. So ang una nyong gagawin na pagkakabit, isa unahin nyo muna to, ito. Kasi ito yung nasa dito, nasa tabi ng piston nyo. Yan. Then i-ready nyo na rin itong pin nyo. So yan. So mapapansin nyo, wala tayong nilagay na grasa kasi hindi naman talaga required
nalagyan ng grasa ito. So ayan. Then itong ano nyo, i-ready nyo na rin. So isa ito, ikabit nyo lang pa ganun. Saka nyo ibaba, slide. So ayan. Saka nyo itong pin is ikabit nyo na. Dahan-dahan lang. At para smooth na smooth ang pagkakabit nyo. So ayan. Pwede nyo muna pagdikitin para mabis nyo maikabit yung ano, saka nyo tulak-tulak. Yan. So pag naikabit nyo ng ganyan, madali na yan. So pwede na kayong kapitan nyo na nakante. Ito, wala naman tayo nire-record na torque. Basta bumaon lang siya kasi wala naman siyang ano, wala naman siyang load. So maibaon nyo lang siya ng ano, ipitan nyo lang ng kunting-kunti. Ayan o. Pitan nyo lang kunti. So yan, pag nano niya, oops, okay na yun. So kung saka nyo nabukahin tong ano, so yan o. So saka nyo siya ikasa ulit. Ganun lang. So, nung binuka natin yung piston, ang dali na siyang ipasok sa loob. Then dito, kung bago yung motor nyo at may nakita kayong orange dito sa pinaka-tip niya, huwag nyo tatanggalin kasi pang lock yun eh. Self-locking para hindi mahugot basta-basta tong inyong bolt. So ikabit nyo lang ulit. Ayan o. Ayan, tatapat lang natin. Hindi maitapat eh. Medyo mahina pa sa tapatan. Pa-practice pa ako ng tapatan. So ayan. Then gumamit itong ano para mabilis lang kumapit siya ng kumapit. Then ayan, mahigpit na. So ayan, ayan sa paghigpit, kung may torque wrench kayo tulad ko, so 40 newton meter yung ating torque dito. So yung wala naman ayan, so wala, pwede kayong yung tama lang, yung higpit lang na ano na kaya nyo. So yan, then yan, tapos na yung ating paglilinis, parang bago ulit ano, sa bumbay nyo. Ayun, so yan, ganun lang kadali magpalit ng brake pad. At ngayon malakas na yung aking kapit dahil nalinis na siya ng maayos at nahigpitan na rin natin ng kasa tight. So kala mo galing siya sa kasa at brand new. So hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo. Paalam.